Marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay. Salita ng Diyos ay nasa sa atin na, pero hindi handa ang ating mga puso sapagkat pwedeng ang puso natin ay puno ng maraming pinagkakaabalahan. Pwede rin naman ang puso natin ay hindi fertile para ihanda at lumago ang salita ng Diyos dahil puno ito ng galit, puno ito ng pinagkakaabalahan, puno ito ng anxieties, puno ito ng worries, puno ito ng maraming bagay. Kaya walang puwang ang salita ng Diyos. Nakaka-relate tayo ng maigi sa grumbling o pagrereklamo ng mga Israelita nung sila ay ialis ni Moses sa Ehipsyo at nagpunta sa disyerto upang marating ang Promised Land. Reklamo sila ng reklamo. Walang puwang sa kanila ang Diyos sapagkat mas nakikita nila at mas binigyang pansin ng kanilang mga puso na narinig natin sa unang pagbasa ang mga negatives sa buhay. Sa halip na makita ang biyaya ng Diyos sa pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang pagkaalipin. Kaya nga, nagpadala na ang Diyos ng pagkain, nagpadala na ang Diyos ng biyaya. Tanong pa rin nila kay Moses, ano ito? Dahil hindi nila mabasa at hindi nila makita ang biyaya ng Diyos dahil ang kanilang puso ay walang puwang dito at puno ng maraming pinagkakaabalahan. Sa halip na magpasalamat, nagreklamo pa sila. At ganito ang tukso sa ating araw-araw na pamumuhay kapag ka walang puwang ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi siya yayaman, hindi siya lalago, hindi siya yayabong kung ang puso natin ay walang puwang sa salita ng Diyos. At bilang Kristiyano, ang isa sa ating layunin ay payabungin ang salita ng Diyos sa ating mga puso upang hindi lang lumago ang ating pagkatao. Lumago din ang ating buhay bilang Kristiyano, tinawag ng Panginoon upang magpahayag at magsabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Magandang paalaala sa atin ang naging attitude ng mga Israelita noong sila ay pinalaya ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Ito'y pagbubukas mata sa ating lahat na pwedeng mangyari sa atin ang nangyari sa kanila. Hindi nakita ang biyaya ng Diyos na nasa kanilang harapan dahil mas daig ng kasalanan, mas daig ng pinagkakaabalahan, mas daig ng pagrereklamo ang biyaya ng Diyos, hindi dahil nagkulang ang Diyos, kundi dahil puno ang kanilang puso ng maraming alalahanin at pag-aalala sa buhay. It makes sense, therefore, to be always reminded of the words of St. Padre Pio. Anong sabi niya? Always pray, always hope, and do not worry. At totoo-totoo po ito sa buhay natin bilang mga binyagan. Kung tayo bilang
binyagan ay laging nagdadasal. Hindi tayo mawawala ng pag-asa sa gitna ng krisis sa ating mga buhay. At kapag ka tayo ay laging umaasa sa Diyos, hindi tayo mag-aalala kung anuman ang mangyari sa ating buhay. Ganyan ang isang Kristiyanong may puwang sa kanyang buhay ang salita ng Diyos.